isang mapayapang hapon, Pilipinas. Narito na naman ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja, na bumabati sa lahat ng nakikinig sa DZRH at sa lahat ng nanonood sa RHTV, lalong-lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Sa hapong ito, aalamin natin ang kwentong buhay ng isang sikat na manunulat, makata at mandudula na itinuturing na isa sa pinakamahusay ng henerasyon. At bukod pa dyan, isa din siyang abogado na espesyalista sa intellectual property law, lalo na para sa proteksyon ng mga katulad naming alagad ng sining. O, bago yan, di ba? Kaya, huwag kayong aalis, samahan ninyo kami sa kalahating oras ng masayang kwentuhan kasama ang premyadong alagad ng panitikan na si Attorney Nick Pichay. Si Nicolas B. Pichay ay isang abogado na kilala rin bilang premyadong manunulat, makata at mandudula. Matapos makumpleto ang kanyang edukasyon sa Philippine High School for the Arts sa Makiling, naging scholar for theater arts siya ni National Artist Lucrecia R. Cazilag at naging daan ito para makapasok siya sa UP Diliman kung saan nagtapos siya ng kursong Political Science. Nagpatuloy siya sa UP College of Law at naging ganap na abogado noong 1988, subalit sa kabila nito, patuloy siyang nagsulat para sa teatro, pelikula at telebisyon. Tumanggap din siya ng Asian Cultural Council Grant kung saan nagkaroon siya ng pagkakataong mag-aral ng theater sa New York noong 2009. Bilang abogado, si Pichay ay espesyalista sa intellectual property rights at mayakda ng librong A Guide to the Intellectual Property Code of the Philippines, Understanding the Law, Empowering the Artist. Isa rin siyang lecturer sa Cultural Heritage Law at consultant para sa cultural planning. Siya rin ang sumulat ng The Honor of the Senate, 44 Days of an impeachment trial na inilunsad mismo ng Senado. Bilang manunulat naman, tumanggap siya ng maraming karangalan kasama na ang CCP Literary Awards para sa Coloring Colorado, Kwento Akabaw, ang Centennial Literary Prize para sa Almanac for a Revolution at ang National Book Award para sa Telon Play Anthology. Ipinasok siya sa Palangka Awards Hall of Fame noong 2007 para tanggapin ang kanyang ikalimang premyo. Isa rin siyang board member ng Philippine Center for International PEN. Isang karangalan ng Art2art ang makasamang premyadong manunulat, makata at playwright na si Ginoong Nicolas Pichay. Magandang hapon, Nick, and welcome to Art2art. Magandang hapon, Lisa. Thank you for having me. Thank you for coming. Nick, actually, kwento mo muna sa amin kung paano nabuo ang iyong love affair with the written word. Nung bata pa ako, mahilig na talaga ako magsulat. At ina-encourage ako ng aking teacher, naalala ko si Miss Maxion nung grade 1 na magsulat. No? Talagang naalala ko si Miss Maxion. Tapos nung nasa high school na ako, nabalitaan ko na meron palang Philippine High School for the Arts sa Makiling. So nag-audition ako doon, nakuha ako. Nagtapos ako doon at binigyan naman ako ng scholarship ng kaibigan natin, si Tita King Cazilag. Mm-hmm. Pinag-aral niya ako ng theater sa UP. Mm-hmm. So, paano ko ba ikukwento yung pumunta ako sa Abogasa? Kasi yung mga magulang ko, tsaka yung kapatid ko, parang gusto nila akong mag-abogado. Siguro kasi mga frustrated lawyers sila. Mm-hmm. So, parati nila akong ineengganyo na pumunta at kumuha ng exam sa UP Law. Mm-hmm. Sa kakakulit nila, sabi ko, sige na nga, pupunta na ako, mag-e-exam na ako. Mm-hmm. So, nag-exam ako, tapos nakapasa naman ako. Mm-hmm. So, sabi ko, ayan, nag-exam. Pero natapos ka na ng theater arts nito. Natapos na ako ng theater arts. Tapos sabi nila, ayan, nakapasa ka. Alam mo ba, ang dami-daming gustong pumasok dyan, tapos konti lang kayong nakakapasa. Mm-hmm. Tapos, bibitawan mo na lang ba? Tapos sabi ko, oo, kasi ayaw ko naman talaga maging abogado. Gusto ko magtrabaho ako sa teatro. Mm-hmm. So sabi nila, alam mo, pag nagtrabaho ka sa teatro, kasi siguro iba pa ang mga panahon noon, sabi nila, mamamatay ka na dilat ang iyong mga mata. So sabi nila, pumunta ka muna dito, alamin mo kung tama para sa iyo maging abogado. Mag one sem ka lang. Tapos nung nakatapos na ako ng one sem, sabi nila, ang gaganda naman ng mga marka mo. Sayang naman. Tapusin mo na yung one year. So
kumbaga parang naenganyo, nauuto ako na tapusin yung yung ano, yung kurso. Hanggang isang araw, graduating na ako. So nung nag-graduate na ako, sasabi ko, ayan, tapos na ha. O, pwede na ba akong ano, parang maging bumalik sa teatro? Sabi naman nila, eh bakit ka pa babalik sa teatro? Eh noong nandito ka na, eh nagtateatro ka rin naman. At saka, tapusin mo muna yung bar. Pag natapos mo na yung bar mo, kahit na anong gusto mong gawin sa buhay mo, okay na sa amin. So, syempre, masunurin ka namang anak. So, gagawin mo yon. So, hanggang finally, naging abogado. Pero hindi ko na iniwan ng teatro dahil parati naman ako nagsusulat sa teatro, meron akong production sa teatro, parati. At sinuportahan ka naman din ng pamilya mo habang nasa teatro ka? Oo. Hindi naman kami masyadong mayaman noon, kaya parang pag kailangan kong magteatro, parang kailangan ka rin magtrabaho, no? So, naalala ko nung mga panahon yun, pag may kailangan ng stage manager, mag-i-stage manage ka, o kaya naalala ko masaya yun eh, nung merong production na bawat taon ginagawa nila yung Senacolo sa Folk Arts Theater. So, may konting pera din doon. So, parati kong inaabangan yun kasi ang role ko doon yung parang Roman soldier. Okay. Naalala mo ba yan sa Folk Arts? Siyempre, naalala ko. Nagsayaw din ako sa Folk Arts. Yung mga, naalala ko ang role ko doon ay, ba yun? Yung tarantela. Anyway. So, bakit intellectual property rights ang napili mong specialty? Napili ko yun, dahil siguro magkakawing na rin yun dahil mga kaibigan ko, mga artists, tapos tuwing nag-uusap kami, marami sila mga problema eh kung paano mababantayan yung mga karapatan nila. Minsan hindi sila nababayaran, yung mga gawa nila hindi nababayaran. Minsan hindi sila masyado maalam kung yung gawa nila eh pwedeng pagkakitaan pagkatapos nila magawa yung mga ganun. So naenganyo ako na yun ang aking maging specialty. Tapos nagpractice din ako kasama kasi ang intellectual property rights, kasama rin dyan yung mga trademarks. So nagtrabaho ako sa isang law office na yung hinahabol nila yung mga namemeke ng mga, kunyari, mga bag, o kaya mga DVD, o kaya mga produkto na dinalagyan nila ng tatak, pero hindi naman pala gawa dun sa, ng trademark na yon. So, ganun. So, kung ang isang ordinaryong citizen, eh, bibigyan mo ng crash course sa intellectual property rights, ano ang mga alituntunin na kailangan nilang malaman? Una, na ang bagay, ang creative product ay hindi, ay napapagkakitaan. So, kunyari, isa kang manunulat o isa kang dancer, isa kang choreographer, mapagkakakitaan mo yung trabaho mo at walang may karapatan na gumamit o kumuha ng trabaho mo at pagkakitaan niya nang hindi ka sinasabihan. So, siguro yun yung masasabi kong crash course in 2 sentences or less. So, Okay. So, paano mo naman bilang isang artist, for example, paano mo naman namomonitor ito? Yung iba't ibang may tinatawag na mga royalty collection agents, no? So, kunyari yung mga musikero, kung sasali ka sa isang organisasyon na mag-monitor ng gawa mo, sila ang gagawa nun para sa'yo. Bibilangin nila kung ilang beses pinapatugtog yung trabaho mo, yung musika mo sa radyo, sa TV, sa pelikula. Tapos sasabihin nila dun sa producer na dahil ginamit nyo ng 10 beses o 3 beses, ito ang bayad, karampatang bayad yan. Siguro, sabihin na natin siguro mga 3 pesos per play. So yun ang kinukumpuni nila. Yung minsan nga may mga ibang tao hindi nila alam yung mga commercial establishments, kunyari kakain ka sa fast food o kaya nasa hotel ka tapos sasakay ka sa elevator tapos may tugtog doon. Kung ang tinutugtog nila doon ay yung musika mo, kailangan bayaran kanila.
Oo, so parang maraming mga musikero hindi nila alam yan. Mm-hmm. Doon naman sa mga ano, mga choreographers, siguro katulad mo rin, Lisa, yung kapag ginagamit yung choreography mo mm-hmm. ng ibang ballet companies o kung yung ilang mga galaw mo ay nagagamit sa kunyari sa telebisyon, mm-hmm. kailangan rin sabihin nila na kinuha nila yon mula dun sa sayaw mo at kailangan bayaran ka rin nila. Ah, so yung infomercial tungkol sa Pilipinas na pinakita akong ilang segundong nagsasayaw, kailangan bayaran pala ako ng Pilipinas para doon? Naku, hindi ko pa nakikita. Teka muna. Parang naiwan ako ng barko doon. So, in the ideal world, dapat siguro, uh-huh. dapat i-review natin yung clip. Tapos kung pinagkakitaan nila yung clip na yon mm-hmm. at ginamit nila yung isang segment ng hindi mo nalalaman, mm-hmm. siguro dapat parang respeto rin yon para sa'yo. At hindi nila kailangan maging isang malaking artista tulad ni Lisa na makuha na kailangan ganun ang respeto nila kahit na yun, meron din ako na nasasabi ko yan kasi meron din nagtanong sa akin minsan nag choreographer siya ng street dance mm-hmm. tapos kinunan yung kanyang street dance mm-hmm. at yun din pinalabas sa ano sa isang show mm-hmm. Sabi ko sa kanya, maari makakuha ka ng royalty dyan eh. Kasi mm-hmm. ginamit nila yung bagay mm-hmm. o yung gawa mo nang hindi mm-hmm. sila nagpapaalam mm-hmm. sa'yo. At hindi nila sinasabi na ito yung gawa mo. Yeah. Oh. So which brings me to the next question. Nai-enforce ba talaga ang mga patakaran na ito to protect intellectual property? Meron tayong mga batas. Yung enforcement nito, depende kung sino yung... igigiit mo dapat ang iyong karapatan. Mm-hmm. So, syempre, hindi naman sa dinami-dami ng nangyayari sa mundo, mm-hmm. wala naman talagang masyadong proprotekta sa iyo kundi yung sarili mo. Mm-hmm. So, ang suggestion ko, igigiit mo yung karapatan mo. Mm-hmm. So, mm-hmm. parang ganun. Pero kumbaga parang it is an acknowledged law. So, ibig sabihin, alam yan ng mga nasa courts, mm-hmm. alam yan ng mga abogado, alam mm-hmm. yan ng mga pulis. Mm-hmm. Okay. O sige, you're hired, ha? I-research ko kung sino yung gumawa ng infomercial na yun. Oo, yung infomercial na yun. At mananagot siya sa atin. No. Okay, seriously though, naging major concern para sa iyo ang iyong kalusugan. Mm-hmm. You're still young and you've undergone triple bypass. And you've also undergone chemotherapy and Uh-oh. Surgery for colon cancer. Uh-oh. So, paano naka-apekto ito sa pagsusulat mo? Marami. Kasi nung abogado ako, dun nga sa intellectual property code law office na yon intellectual property law office na yon mm-hmm. Meron kaming minsan may mga kliyente kami higit pa sa makulit hindi yung kliyente ay yung kalaban mm-hmm. makulit in the sense na yung parang nagre-read kasi kami ng mga fake na items mm-hmm. so ako yung lumalabas na abogado doon mm-hmm. tapos kung hindi nila makuha yung gusto nila padadalhan ka ng love letter sa umaga. Hmm. Sabi yan, mag-iingat ka. Death threats. Oo, uh-huh. mag-iingat ka. Baka ang kotse mo ay sumabog. Hmm. Ganyan. O kaya, huwag kang masyadong papagabi. Hmm. Alam mo naman kung bakit. Hmm. You know? Hmm. Parang kung babasahin mo naman yung mga text message, mga liham na yon parang wala naman talaga siyang ibig sabihin. Mm. Pero kapag kino-contextualize ko kasi sa sinasabi ko, bakit ngayon ko lang nakukuha ito, mm-hmm. yung mga love letter na ito? Mm-hmm. Tapos na pag kukonnect mo talaga na, dahil nag-grade tayo noon sa 168 mm-hmm. o ganito mm-hmm. o ganyan. Mm-hmm. So, bilang abogado, syempre iisipin mo lang na parang kasama yan sa trabaho. Mm. Pero yung katawan mo, hindi mo naman mapapasunod yung katawan mo eh. Nasasabi mm-hmm. mo, huwag kang nenervyusin ha. Mm-hmm. Talagang kasama lang yan. So, isang araw, gusto kong gamitin yung aking health card kasi matagal na akong hindi nagpapa...
check up. So sabi ko, baka kailangan gamitin ko kasi sayang. So pumunta ako sa ospital. Pag akyat ko dun sa hagdan, parang nahingal ako bigla. Parang merong masakit sa dibdib ko, hindi ako makahinga. Tapos sabi ko, ay tama-tama kasi nandito na ako sa ospital. So on cue baga. So okay, diyan ka lang ha, punta na tayo sa doktor. Ganyan. So pumunta naman kami, pumunta ako sa doktor, eh mahaba ang pila. So sabi ko, malayo pa ba ako, miss? Sabi ko, sabi naman nung receptionist, malapit na po, andyan na po yung doktor. Pero actually, wala pa yung doktor. So, after 1 hour, sabi ko, naku, sobra naman itong doktor na to. Wala pa, hindi pa dumarating. Tapos, hindi na masakit yung dibdib ko. So, sabi ko, ay, siguro nahingal lang ako. So, uuwi na ako. So, umuwi na ako. Eh, pagdating ko dun sa hallway, hinabol ako ng receptionist. Sabi niya, halika dito, attorney, kasi kayo na po, andyan na po yung doktor. So pumunta ako doon sa doktor, kinabitan niya ako ng mga instrumento niya. Tapos sabi niya, mukha pong may blockage po kayo. So sabi ko naman, tingin-tingin naman ako doon sa kwarto kasi sabi ko, baka hoy mali ito. Yung programa na pagtatawanan ka, di ba? So sabi ko, nagmamasid-masid talaga ako. Sabi ko, dinoloko yata ako nito. Baka mga kaibigan ko. Pero paano naman nila alam na pupunta ako? Anyway, sabi niya, wag na ho kayong umuwi. I-check-in ko na po kayo. So, ninervyos na ako kasi ibig sabihin, totoo na. So, sinek-in niya ako, nag-angiogram. Doon sa angiogram, hindi ka tulog eh. So, makikita mo yung daloy ng dugo. Papasakan ka nila ng parang tinta. Makikita mo yung daloy ng dugo. At kung saan siya hindi dumadaloy, yun ang ibig sabihin na doon ka, may blockage. May blockage. So, nung nakita kong ganyan, sabi ko, naku, patay. Tatlo yan. So, 1, 2, 3. So, hindi na niya kailangan magsalita kasi kitang-kita ko naman doon sa ebidensya. So, pero siyempre, hindi pa rin ako naniwala. So, sabi ko, uwi na ako, doc, kasi baka wala lang yan, pagod lang yan. So, kinuha ko yung mga record, nagpatingin ako sa isa pang doktor. Tapos, nung sabi rin niya pareho, sabi niya, meron kang triple blockage, hindi pa rin ako naniwala. Pumunta pa rin ako sa isa. So, nung sinabi na nila na meron, medyo naniwala na ako. So, naghanap kami ng doktor, tapos inoperahan ako, tapos okay naman siya. Tapos, 6 months later, yung sister ko kasi nurse, si Dawn. Tapos, meron siyang napansin nung pumunta ako sa banyo. Tapos, sabi niya, bakit ganyan? Matagal na bang nangyayari yan sa'yo? Tapos, sabi ko, pag maanghang yung kinakain ko, napapansin ko, pero parang hindi ko naman siya masyado inaalintana. Tapos sabi niya, halika, patingin ulit tayo sa doktor. Punta ulit sa doktor. So punta naman kami sa doktor. Tapos sabi naman ng doktor, ay, kailangan pong ibalik kayo sa doktor kasi meron po kayong cancer sa colon. So sabi ko, Diyos ko, ano ba naman ito? Wala pang 6 na buwan, meron naman akong sakit. Eh, ano pang magagawa mo, di ba? So, napag-isip-isip ko na parang, saan ko kaya nakuha ito? Hindi naman ako naninigarilyo, hindi naman ako kumakain ng karne masyado, lechon lang pag Pasko, nag-e-exercise naman ako. Tsaka, alam mo naman tayong mga artista, di ba? Konting inom lang, okay na, ganyan. Pero hanggang dun lang. So, naisip ko, sabi ko, ano pa ba ang cause o bakit nagkakaroon ng cancer o kaya sakit sa puso ang mga tao, kung hindi sila yung mga physical na aspects na yun. No? Tapos sabi nung doktor, baka stress. Hindi ako stress! Sabi ko sa kanya. Tapos na naisip ko kaagad na, oo nga, baka nga stress. Baka nga stress. Okay, bago ka ma-stress, marami pa po tayong pag-uusapan kasama ang premyadong manunulat na si Nick Pichay. Dito pa rin sa Art2Art, magbabalik po kami pagkatapos na ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art2Art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto. Update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art2Art Calendar.
Narito ang ating arts calendar. Sa musika, inihahandog ng Hail Mary the Queen Children's Choir ang 5th edition ng kanilang annual choral festival na pinamagatang Halina't Umawit, a Philippine Children's Choir Festival. Sa October 26, alas 7 ng gabi sa tanghalang Nicanor Abelardo ng Cultural Center of the Philippines. Kasali sa nasabing festival ang Ateneo Boys Choir, Kolehiyo de Santa Rosa Makati Himig Rosenia, Immaculate Conception Academy High School Glee Club, St. Scholastica's Academy Marikina High School Glee Club at ang Hail Mary the Queen Children's Choir. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa CCP Box Office at 832-3704 at sa Ticket World at 891-9999. Ang CCP ay matatagpuan sa Ross Boulevard, corner Pablo Ocampo Senior Street, CCP Complex, Pasay City. Sa sining biswal, magbubukas ang Art Elements Asian Gallery sa October 23 sa SM Aura Premier, Bonifacio Global City, Taguig. Tampok ang exhibit ni Wilfredo Alikdan na pinamagatang Indissoluble na kinabibilangan ng mga makukulay na obrang nakasentro sa pamilya. Makikita rin ang exhibit ng feng shui artist na si Lizanne Uichaco na pinamagatang Auspicious Art. Mga piling obra naman ni National Artist for Visual Arts Benedicto Bencab Cabrera, Onib Olmedo, Julie Liush at Manuel Baldimore ang makikita sa Masters section ng gallery. Para sa karagdagang detalye, mag-email sa artelements@surfshop.net.ph. Sa teatro, bilang pagdiriwang ng kanilang 21 taong pagsasaintablado ng musical para sa mga bata at kabataan, inihahandog ng Repertory Philippines Theater for Young Audiences ang musical na Alice in Wonderland. Isang stage adaptation ni na Jim Eiler at John Barg. Base sa kwento ni Lewis Carroll, ito'y tungkol sa paglalakbay ng batang si Alice sa kakaibang mundo. Gumaganap bilang Alice si Danny Gana, kasama si Joel Trinidad bilang Mad Hatter at Between Escalante bilang Queen of Hearts. May mga palabas ang Alice in Wonderland hanggang December 15 sa Onstage, Greenbelt 1, Makati City. Para sa kadagdagang detalye, tumawag sa Ticket World at 891-9999 o mag-email sa shows@repertoryphilippines.com. Usapang sining at kultura para sa lahat. Kasama ang balerina ng bayan, si Lisa Macuha. Art2art. Kasama pa rin po natin ang Palangka Awards Hall of Famer na si Attorney Nicholas Pichay. So Nick, nagka-triple heart bypass ka and you were diagnosed with colon cancer. It was probably stress. So anong naging parang, you know, life-changing, catalyst for you? Oo. Na, yung pag ano kasi kapag nakikita mo na parang ang buhay mo parang hindi pala siya forever, mm-hmm. parang nagkakaroon ka ng idea na parang kailangan gawin mo talaga yung gusto mong gawin. Mm-hmm. Kailangan maging masaya ka sa buhay mo. Mm-hmm. Kasi kung alam mo na na parang anytime pwede itong ibalik sa Panginoon, mm-hmm. parang magkakaroon ka talaga ng bagong pag-iisip. So, mm-hmm. nung habang ako ay nagkikimo, at kinukuna ng mga dugo every week, ganyan. So sabi ko, siguro I should slow down, wag ako masyado maging stress sa trabaho. Tapos naisip ko na parang gusto kong mag-apply ng scholarship para mag-aral ng theater sa New York. Mm. So syempre ano ang layo talaga nung court doon sa bola kasi yun yung gusto mong i-shoot, 'di ba? Para isang araw gusto mo na lang gawin 'yon dahil nagkaroon ka ng cancer. Anyway, sabi mahabang pag-iisip, mahabang panahon para mag-meditate, magdasal. Tapos sumulat ako ng isang proposal sa Asian Cultural Council. At sa kabutihan pala natanggap naman ako. Mm-hmm. So nung naisip ko na siguro ito yung panahon para bumalik talaga uli ako sa teatro, na talagang medyo yung todo at level up, mm-hmm. parang ganyan. Kasi matagal ko rin binabalanse yung pagiging abogado tsaka pagiging writer. Mm-hmm. So nagkaroon ako ng pagkakataon na
kumbaga sa atin, sabbatical yun eh. Mm-hmm. Kasi umalis ako ng bansa, pumunta ako sa New York, tumira muna ako doon ng mga 8 taon, 6 na taon. Hindi, 8 buwan. Mm-hmm. 8 taon. Yun ang gusto ko, 8 yun, taon. Yun sana, oh, no? Tulad nung pumunta ka sa Russia. So parang ganun. Tapos ang saya-saya ko doon. Tapos bumalik ako, tapos... Siyempre, kailangan mo pa rin kumain. So, kailangan meron ka pa rin trabahong day job. Mm-hmm. Pero at the same time, naisip ko na talagang ito talaga ang gusto ko magsulat. Mm-hmm. So, simula nun, regular na, may parang schedule yung pagsusulat. Kailangan meron akong matapos every year or every quarter of the year. Mm-hmm. So, having been exposed to New York, how would the Filipino writer compare to the international writers? Sa New York, iba kasi yung klase ng New York, kasi sa New York mayamang bansa sila eh. So yung mga gusto nilang basahin o yung teatro nila iba rin. Pero ang naramdaman ko sa New York ay tinatanggap nila yung kahit na sino ka. So kung ano man ang kulay ng iyong balat, ano man ang kulay ng iyong dugo, tatanggapin ka nila. So sa tingin ko, kung magaling ka lang at magpupursigi ka, kahit na sino sa atin magiging successful sa New York. So, bumalik ka sa iyong first love, which is theater. Mm-hmm. Tell us about your latest project, which is Maxi the Musical. Yung Maxi the Musical, inilapit yan sa akin ng Bit by Bit Productions. Ang producers niyan ay abogado din, no? Si Attorney Darwin Mariano at saka yung kanyang business partner na si Carlo Miguel Francia. Naisip nila na ang Maxi, yung pelikula, ay magandang gawing musical. Sa mga hindi pa nakakapanood sa ating mga tagapakinig, yung Maxi ay isinali sa Cinemalaya, siguro mga 3 years or 4 years ago. Yes, oo. At, istorya ni Maximo Oliveros. Oo. At isa siya sa pinaka naging successful na Cinemalaya movies in terms of artistic appreciation at saka sa box office. Maraming nagkagusto sa kanya, pinalabas siya sa maraming festivals abroad. Tapos nung nandun nga ako few years ago para sa Paris Film Festival, nakita ko siyang pinagbibili na DVD, no? So yung mga ibang DVD siguro mga 7 euro yung maximo 10 euros siya, something like that. So ang ibig ko lang sabihin ay hindi lang siya mabili, mataas ang presyo niya. Kasi nga maraming nagkakagusto. So sabi nila, maari mo ba itong gawing musical? So sabi ko, sige, halika, tignan natin. So ginawa naming musical, isang taon yung pre-production. Ibig sabihin, pinag-isipan namin last year pa, nagwo-workshop kami, gumagawa ako ng outline, gumagawa ako ng lyrics dun sa kanta, binibigay dun sa musicians. Tapos ngayon, malapit na siyang ipalabas sa November, nagre-rehearse na sila. So yung mga sayaw na, yung mga production numbers, ang ginagawa nila. Okay. Saan ito ipapalabas? Papalabas ito sa PETA, Theater Center sa Cubao. Hindi sa Cubao. Sa Quezon City. Sa tahanan ng PETA. Malapit sa Christ the King. November 9 ang opening. November 9 ang opening hanggang October... November 9 hanggang December. Hindi, October. Hanggang October? December 9, no? Yeah. ganito na lang, mga kapatid, kaibigan, puntahan nyo sa Facebook, Maxi the Musical. Okay. Okay, the screenplay was written by Michiko Yamamoto. Did you have to work closely with her in adapting the story for the stage? Hindi masyado kasi si Michiko, very busy siya. Tapos nung binigay nila yung trabaho, sabi nila, kaibigan naman namin si Nick, trusted namin siya. Pero nung sinusulat ko siya, may mga bagay doon na
parang kinonsult ko rin siya kasi syempre siya yung original, kailangan magbigay pugay kay Miss Yamamoto. So sabi ko, maari ko bang palitan itong portion na ito? Maari ko bang i-clarify itong portion na ito? Tapos sabi naman niya, oo, sa tingin ko okay ang ginagawa mo. Malaki ba ang mga pagbabago pag isinalin mo sa isang sa entablado ang isang pelikula? Generally, oo. Kasi iba yung medium ng pelikula ay yung camera. So yung camera ang nananaig. Sa teatro naman, ang medium ng teatro ay ang boses, ang galaw, at saka ang itsura ng entablado. So ibang-iba siya talaga. Pero dito naisip namin na parang gusto ko, kasi maraming may gusto ng pelikula. So, gusto kong makita rin nila uli yung pelikula. So, pag tinatanong nila ako, para ba yan sa pelikula? Nagbago ba yan mula sa pelikula? Para, ang sagot ko ay, para siyang yung pelikula, pero hindi na siya yung pelikula. Sa palagay mo, bakit ba napaka interesting ng character ni Maximo Olivero? Interesting siya, kasi naisip ko na ang Maximo Olivero kasi ang kwento niya love story, no? Yung walang kamatayang love story ng Romeo and Juliet, halimbawa na siya meron siyang mahal na iba pero yung mga magulang nila ayaw silang maging magkatuluyan. So sa Maxi para rin ganun kasi si Maxi meron siyang ang mga magulang niya, mga ang tawag natin sa kanila mga mga petty criminals, nagtitinda sila ng mga ninanakaw na cellphone. Ang gusto ni Maxi ay itong mama na isang pulis na napaka-idealistic na pulis na gusto niyang hulihin yung mga parientes o yung mga magulang ni Maxi dun sa kanilang ginagawang hindi masama. So nung una sabi ko, love story ito. Pero nung pinag-aaralan ko na yung teksto, yung pelikula, sabi ko, naiintindihan ko na kung bakit gustong-gusto ito ng mga tao. Kasi hindi lang pala ito love story, kundi parang ang sinasabi niya, meron siyang sinasabi sa atin tungkol sa kung papaano tayo nagpapalaki ng mga bata at kung papaano yung corruption ay akala natin hindi natin ginagawa. Pero actually, kasama pala tayo lahat sa corruption na yon. At kung gusto nating i-resolve o tapusin ang corruption, dapat mag-umpisa yun sa atin, sa bawat isa sa atin. At hindi lang tayo nagtututuro at sinasabing, kayo lang ang may kasalanan, sila lang ang may kasalanan. Tayong lahat ay may kinalaman, maaring hindi natin alam, maaring alam natin, pero ang solusyon yan talaga ay dapat maging honest tayo sa ating sarili at sabihin, dapat itigil na natin yung mga gawaing hindi dapat gawin. And can you give us more information about the musical? Sino-sino ang mga aktor? Sino ang composer, director? So, sa tingin ko, makikita nyo rin lahat ng mga information na yun sa Facebook page namin. Ang mga nagsumulat ng, nag-compose ng music ay si William. si JJ Pimpino at saka si William. Nakalimutan ko yung pangalan ni William. Favorite ko pa naman siya. Anyway, si William. Eto, parati kong bine-blame yung anesthesia kasi dalawang beses na ako na-operahan. So, yun. Aking short-term memory is shot. So, tapos, ang choreographer at director si Dexter Santos. Maganda yung bumunta ako sa rehearsals. Maganda naman. Meron akong linagay na eksena doon na parang naliligo sila sa presinto. Ang tawag ng eksena na yun ay tabo-tabo. So, maganda siya, nakakatawa siya. Yung mga pulis at saka yung mga kriminal, naliligo sila. At bago tayo maubusan ng panahon, last words for aspiring writers out there, lalo na yung mga ibang nasa ibang profesyon at tulad mo, ang first love nila ay ang pagsusulat. Ang pagsusulat, sa tingin ko, naisip ko na yan ng matagal. Sa tingin ko, para yang walang pinagkaiba yan sa pagiging atleta. Tulad ng dancer, atleta ang dancer. Ibig sabihin, gusto mong umikot ng 32 times sa Fouette,
kailangan gawin mo araw-araw. Mm. At hindi mo lang kailangan gawin araw-araw, kailangan idisiplina mo ang sarili mo, ang katawan mo, ang isip mo, ang pagkain mo, ang lahat para sa iyo. Maraming nagsasabi, katulad rin ng aking mga estudyante sa panulat, na akala nila madali ang sumulat. Pero sabi ko, dahil sining ito, hindi ito madali. Ibig sabihin, para kang atleta, araw-araw kailangan mong gawin yan. At araw-araw kailangan meron kang panibagong skill o panibagong kakayahan na pinapractice. So sa ating mga nakikinig o nanunood na gustong maging manunulat, kailangan magpawis tayo, kailangan tayong gandahan natin o galingan natin ang ating mga skills at makukuha nyo rin yan. Kailangan gawin. Kailangan lang gawin. Hindi pa pwedeng nakahiga ka lang tapos sabi mo, ah, gusto kong maging manunulat. O, gusto kong maging kasing galing ni Lisa sa pag-ikot ng fowete. Hindi pa pwede yon kung hindi mo gagawin. Okay. And of course, imbitahin natin lahat ng mga nanonood at nakikinig sa Maxi the Musical showing November 9 to December 8 sa PETA Theater Center in Quezon City. Oh. Kuha na po kayo ng ticket kasi as of yesterday, sold out na po yung, isa na lang po yung hindi na titinda na show. Wow. Oo nga, magaling yung mga producer. So, pero meron pa mga tickets pero yung show itself na napagtinda na. And of course, maraming salamat, Attorney Nick Pichay, remember? Papaglaban mo yung aking yes. Sana makita kita sa show namin sa Maxi Lisa. Definitely. Okay. And of course, good luck sa Maxi the Musical and more power. Okay. Mga kaibigan, samahan niyo kami ulit sa susunod na linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa Art2Art. Ito po si Lisa Macuja, nagbibigay pugay sa artistang Pilipino at sa lahat ng Pilipinong nagmamahal sa bayan.